Pinangunahan ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. at ilang opisyal ng Estados Unidos ang groundbreaking ceremony kaugnay sa pagsasaayos ng runway ng isang EDCA site sa Pampanga. May ulat si Bea Bernardo. After almost 8 years of delays and legal challenges, the EDCA implementation is now in full swing. Ito ang sinabi ng kalihim ng Department of National Defense sa mismong groundbreaking ceremony ng Basa Air Base Runway Rehabilitasyon kasama ang ilang opisyal mula sa Estados Unidos. Ang Basa Air Base sa Pampanga ay isa sa mga EDCA sites sa bansa at bilang bahagi ng kasunduan, maglalaan ang US ng pondong $24 million para ayusin at i-upgrade ang runway para sa mas ligtas na take-off at landing. Ang Basa Air Base Runway Rehabilitation ay isa sa mamalalaking proyekto sa ilalim ng EDCA. Magbibigay daan ito sa pagpapalakas ng flight operations ng Philippine Air Force dahil makakapag-maneuver na dito ang mas malalaking aircraft katulad ng C-130 at C-295. Muli namang nanindigan ang dalawang bansa na walang kinalaman sa mga aktibidad ng China sa South China Sea at tensyon sa Taiwan ang pagtatayo ng karagdagang EDCA site sa bansa. Magugunit ang nagbabala ang China dahil posible raw itong makasama sa national interest ng bansa at makagulo sa peace at stability sa rehiyon. Between the U.S. and the Philippines, it's about mutual protection and peace and security in the region in general. It's not focused on any other particular issue. It's not directed to anybody else, but to honor our obligations with the U.S. Sinabi naman ni Galvez na karamihan sa mga opisyal ng mga LGUs sa bansa, partikular sa Northern Luzon, ang suportado ang pagtatayo ng EDCA site sa kanilang lugar. Nakapag-usap na si Galvez at Cagayan Governor Manuel Mamba na una nang nagpahayag ng pagtutol sa pagtatayo ng EDCA site sa probinsya. Gayet ng gobernador, hindi pa rin niya gusto na magkaroon ng foreign forces sa kanyang probinsya. Pero depende pa rin ito sa magiging desisyon ng Pangulo. Bea Bernardo para sa Bayan.